Monique? Monique? Oh, nakahiga ka pa. Di ba may rehearsal tayo? Hindi ako pwede. May sakit ako. Ah, kaya pala ang sungit mo daw. Patingin nga kung mataas ang magat mo. Sige na, wag na. Umalis ka na. Ah, pakisabi na lang kay Ate Maricar na hindi ako pwede, hindi ko kayang tumayo, nahihilo ako. Ah, mabuti pa, maiiwan na lang ako dito para bantayan ka. Hindi, sige na, sumama ka na sa kanila. Eh, wala kang kasama. Sinabi ko na nga kaya ko eh, di ba? Gusto ko mapag-isa, sige na, umalis ka na, go. Sige, pagaling ka. Sige pa, pare, pagtawanan mo pa ako. Pare, tingin na pagtatawanan. Yan, torpe-torpe mo. Anong torpe? Nagulat lang ako doon sa sinabi ni Alex. Kaya wala akong nasabi. Pare, nagtatapat na sa iyong babae. May gusto sa'yo si Alex. Pinalampas mo pa. Yan nga naman ang gusto mong gawin ko. Patulang mo. Bakit hindi? Ang ganda naman siya. Pare, alam mo naman kung sino talaga ang gusto ko, di ba? Oo, si Rochelle akong si Rochelle. Kasi ang problema mo, nakilang kaibigan lang ang turing mo sa'yo. Ngayon, no? Alam mo naman ba ng araw, mamahalin din niya ako. Nakita mo na, sama talaga ng ugali nun. Pati ikaw, tinarayan din. Siguro nga. Kasi may sakit si Monique eh. The other day, wala siyang sakit. Tinaraan niya si Jopay. Ibig sabihin, tagsung talaga siya. Eh, baka naman may problema. Hindi lang sasabi. Ano naman magiging problema ni Monique? Sarili niya. Sira kasi siya. Girls, ano na kami ni Rochelle ah? May taekwondo class pa kasi ako eh. Talaga naman, kinakariya. Ikaw, Rochelle, saan ka pupunta? Kay Michael. Ngayon mo na ba siya kakausapin? Oh, kinakabahan nga ako eh. Bakit ba? Kung saan ang pag-uusapan niyo, may problema ba? Oo. Problema sa puso ni Rochelle. Paano? Ngayon na niya sasabihin kay Michael na, Michael, mahal na pala kita. Nakita! Oh my, talaga. Bakit? Totoo naman ah. What? Sige na. Una na nga kami. Sama na kaya kita. Ang driver. Yeah, ako naman ni. Ano ba? Hindi pa ako isusuot mo ang mag-taxi, no? Sige na nga. Ayaw po eh. Ay, good luck ha. Good luck. Ay, good luck. Ayaw. Kayo. Yes. Pasalubong. Mga pangarap. Oh, kanina ka pa ba? Ngayon lang. Asan yung mga classmates ko? Yung nga ang problema eh. Tumawag si Dancer Rene. Sinabi hindi raw sila makakarating. Yung grupo naman ni Yul, nasa field trip. Ako lang mag-isa? Yes. Pero, nasa'yo. Pwede kang umuwi. Or tuloy natin yung klase. Kahit ako lang ang estudyante mo? Of course. Para maturuan kita ng mabuti, nang hindi kita mapagalitan sa klase. Siyempre, para hindi ganang magtampo sa akin, di ba? Okay lang sa iyo. Okay na okay sa akin yun, Sensei. Sigurado ka? Oo naman. Okay, let's start! Oh, akala ko ba may sakit yan? Monique, kamusta ka na? Okay na ako.
Okay ka na pala eh. Eh, ba't hindi ka umatid ng rehearsal? Alam mo, hinahanap ka ni Ate Maricar. Eh, di ba nga, may sakit ako? May sakit? Ba't pala yung makeup mo? Ganyan ba may sakit? Oo nga. As if naman na magbabago pa itsura mo. Oo na, oo na. Tanggap ko na hindi na ako maganda. Nakumpara sa inyo, kayo ang magaganda. Kayo ang mas kilala. Kayo ang mas napapansin. Hayaan nyo, magkukwit na ako. Hindi ko na kaya pinagtatawanan nyo ako. Monique! Anong nangyayari doon? Ba't nagkakaganon yun? There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but ng mga pangarap. O Rochelle, anong ginagawa mo dito? Alam mo, nadigla ako sa'yo. Ang bilis mong gumaling. Ikaw ang magaling. Mahusay ka talagang magturo. You know, we should do more of this. One-on-one session. Fight ako dyan. Fight! Si Michael, naliligo. May kailangan ka ba sa kanya? Oo eh, pero tibali na lang. Tatawagan ko na lang siya. Rochelle, sandali lang. Bakit? Alam ko kaibigan mo si Michael. Gusto kong malaman mo na nai-love na ako sa kanya eh. Alam mo yun, unang pagkikita pa lang namin, nalabat first sight na ako. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Kasi nga, friends kayo, di ba? Tsaka gusto ko, matanggap mo ako. Alam mo, mahal na mahal ko na siya eh. Gusto ko maging kakampi kita, Rochelle. Hindi ko na yata kayang mapunta pa siya sa iba eh. Sabi ko na nga ba pagkakasundo tayo? Thank you ah! Mga pangga!
O anong nangyari? Nagkausap na ba kayo ni Michael? Hindi eh. Yung girlfriend niya nakausap ko. Oh, tapos? Sabi niya sa akin, mahal na mahal niya no si Michael. And? Nahihiya nga ako eh. Ang laki ng tiwala niya sa akin. Kinakaibigan niya pa ako, tapos tatraidorin ko lang. Kaya, paano ko masasabi kay Michael na nararamdaman ko? Kung may masasaktan naman akong iba, hindi ko yata kayo. Tibali na lang. Sasarilinin ko na lang ito nararamdaman ko. Yeah, I understand. Ganyan din naman nararamdaman ko noon kay Ricardo eh. That's why nakipaghiwalay ako. Kasi ayokong masaktan ang pamilya niya. It's okay. Kaya mo yan. I'll get over this. Galing dito sa Rochelle? Oo. Ngayon lang. Ano sabi? Sabi niya, bagay na bagay daw tayo. Sinabi niya yun? Oo. Kita mo na, pati best friend mong babae, boto sa akin. Kaya kung ako sa'yo, Michael, huwag mo na akong pakawalan. Ikaw mo na, Alex eh. Wala nang papaligis sa sabi mo eh. Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba nagbibiro ako? I say what I feel. Ganun ako eh. So paano? Sasagutin mo na ba ako? Alam mo, umuwi ka na. Tsaka na tayo mag-usap. Sige na. Suplado. Uy, pare. Pasalubong ko si Alex ah. Nahalo ka na naman. Bakit yung babae yun ah? Uy, parang nalugi ka dyan. Hindi na yata akong... Hindi na yata makukuha ni Rochelle na mahalin pa ako, pare. Pinamimigay na niya ako. Si Jopay. Ewan ko, pagdating ko dito, walang tao eh. Shell, kamusta lakad mo? Okay na kay ni Michael? Izzy, please, huwag na natin pag-usapan to. Sama bang nangyari? Huwag mo na munang tanungin. Okay. Pero may kukwento ako sa inyo. Alam niyo kanina sa gym, nung tinuturuan ako ni Sir Gerard, nagkatitigan kami. Yung tingin na may meaning, ha? Tingin ko, type niya rin ako. Wala naman kayong ganang pagkwentuhan, eh. Wala naman kayong reaksyon. Pasensya ka na, ha? I see. Di ko gets, pero tahimik na lang ako. Si Monique, dumating na ba? Wala pa. Bakit? Inahanap namin kasi siya eh. Hindi namin makita. Ano na naman ba ang nangyari? Nagalit siya. Nagbanta pa. Banta? Anong banta? Magkukwit na daw siya. Ha? Bakit? Eh, hindi namin alam eh. Pero desidido talaga siyang magkukwit. Ano kaya nagpunta yun? Ano ba kasi nangyari? Ewan ba namin doon? Basta, pag-uwi namin kanina, masungit na siya. Tapos, bigla na lang siya nagtaray. Ang sabi pa niya, hindi naman daw siya karapat dapat sa grupo. Sinabi ni Monique yun, baka naman inasar niya ng todo. Kahit pa, hindi naman siya dating ganun eh. Baka naman may iba pang dahilan. Malalaman natin yan pag nakita na natin siya.
Inuulit ko, Michael, tinatanggap mo ba ng kabiyak ng iyong puso, si Talula? Father, hindi. Sorry sa lahat, pero si Rochelle ang mahal ko. Michael, kahit na. Tama na. Inaantok na ako. Rochelle! Rochelle! Andito lang pala yun eh. Monique? Monique? Kayo nandito? Hindi ba dapat kami ang nagtatanong sa inyan? Ano bang ginagawa mo dito? Oo nga, Monique. Kanina ka pa namin hinahanap. Tsaka nag-aalala na kami sa'yo. Kayo? Nag-aalala sa akin? Bakit naman hindi? Tsaka ano ba itong narinig ko nagsusungit ka daw? Bakit mo naman nasabing hindi ka karapat dapat sa grupo at mag-quit ka na? Dahil ayoko na! Ayoko na ng ganitong pakiramdam! Hirap na ako! Parati na lang kayo ang hinahangaan! Parati na lang kayo ang napapansin! Kaya na lang lagi hinahanap ng mga tao! So bakit ba? Bakit ba ako mag-i-stay sa grupo na ito? Hindi naman ako karagdagan, di ba? Di ba? Hindi ako kagandahan! Nakumpara sa inyong lahat! Wala akong sinabi! Hindi totoo yan, Monique. Bahagi ka ng grupong to. Hinangaan at minahal ang 17 ng mga tao dahil sa ating lahat. Madaling sabihin yan! Kasi hindi kayo nakakarinig na masasamang salita galing sa ibang tao! Kung paano ko lahit-lahitin? Bakit? Dustahin? Hindi nyo alam kung gaano kasakit yun! Dahil wala kayong mga alam! Monique, bakit mo iintindi ng sasabihin ng ibang tao? Alam mo, naiingit lang sila sa'yo. Oo nga, at saka hindi ka naman magiging miyembro ng grupo kung hindi ka karapat-dapat sa day 17. Ang mabuti pa, kalimutan na natin itong lahat. Tapos, umuwi na tayo, baka kasi akalain pa ni Jolan at ni Cheche na nawala ka nga talaga. Sorry, girls. Pero buo na talaga yung pasya ko. Ayoko na talaga. I'm quitting. Pabayaan niyo na nga siya. Mahirap pilitin ang ayaw. Pero Monique, sana naman maging professional ka bago ka umalis. Tapusin mo muna yung performance natin sa Clowns bukas. Inaasahan nila tayo doon. Kaya huwag kang tatanggi. Huwag mo kaming bibiglain. Sige. Para bukas ko na rin sabihin kay Ate Marika ang pinaplano ko. Jopay, bakit mo naman kinonsente yun? Bakit mo pinabayaang mag-quit si Monique? Hindi mag-quit si Monique. Maniwala kayo sa akin. Seryoso siya. Hindi mo ba nakita? Basta, pagkatapos ng show natin bukas sa Clowns, tiyak. Hindi talaga siya magki-quit. Eh, paano ka naman nakakasiguro? Basta akong bahala. Ba't nandito ka? Wala ka namang klase, ah. Hindi. Ibigay ko lang sa'yo itong ticket.
show namin mamayang gabi. Gusto sana kitang imbitahan. Kano naman to? Ano ka ba? Libre yan, no? Complimentary pass yan para sa'yo. I'm sorry. Can't make it. Ha? Bakit? May appointment na ako tonight. Anyway, go ahead. I see. Isa nga pala, I might as well tell you now, hindi na ako magiging Aikido instructor mo bukas. Bakit? Marami na akong klase, kaya binitawan ko na yung grupo. But don't worry, magaling naman yung papalit sa akin. Huwag mo na isipin si Michael. Huwag mo na rin ipanggi. Kasi sinabi na rin sa amin ni Sanji yung lahat eh. Ay, eto na naman ako. Palagi na lang yata akong bingo. Ganun talaga ang buhay. Pero at least, kaya mong lagpasan. Alam mo kung nandito si Monique, babanatan ka na naman ng mga feelings. Ang buhay, parang gulong. Minsan, ikaw yung nasa baba. Minsan, ikaw yung nasa taas. Oo naman. Kaya nga, kahit anong mangyari, alam kong nandyan kayo, mga kaibigan ko. Mabiguman ako. Alam kong may masasandalan ako at matatakbuhan. Kaya dapat, walang mag-quit sa barkadang ito. Kaya yan si Munit, humanda yan mamaya. Tara na sa clowns. Uh-huh. Ha? Eh, wala pa si Icy. Ay, ang sabi niya sa akin, susunod na lang daw siya. Let's go. Ano na? Ano bang problema mo? Bakit ganyan ka sa akin ngayon? Bakit ganyan ako? Kahapon, ang saya-saya natin. Tapos ngayon, bigla-bigla mo na sasabihin na iba na yung instructor ko, hindi na ikaw. Iiwasan mo ba ako? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Yun nga ang problema eh. Lahat ng gawin mo, lahat ng sabihin mo, ikaw, unti-unti ko nang nagugustuhan. Gusto mo ako? Oh, ano namang problema dun? Eh, gusto rin naman kita. Ay, si hindi po pwede. Hindi kaya ng konsensya ko. Kaya bago ako tuluyang mahulog sa'yo, ako na iiwas, ako na lalayo. Hanggang kaya ko pa. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Gusto mo ako, pero iniiwasan mo ako. Ano bang problema mo? I see. I'm sorry. Meron na akong girlfriend. Nasa ibang bansa siya. Nagtatrabaho. Nagpapakahira para sa kinabukasan namin dalawa. Kung sarili ko lang iintindihin ko, walang problema, di ba? Pag nasa malayo siya.
Mahal ko siya. Ayoko maging unfair sa kanya. Ayoko maging unfair sa iyo. Ako nang iiwas. Puno ng mga... Hilaan niyo, huwag na kayong mag-ano dyan na. Huwag kayo. Mani, okay ka lang ba? Para kasing hindi ko na kayo marapa sa mga tao. Baka makarinig na naman kasi ko nang di maganda eh. Mani, kung hindi mo kayang humarap sa kanila, at least man lang kayanin mo para sa amin. Na naniniwala sa'yo. Na naniniwala sa kakayahan mo. Thank you. Oh, Icy! Andiyan ka na pala. Ganyan tsura mo. Jared, may girlfriend na pala. Wala kami pwede. Huwag mo na isipin mo. Mamaya na, maka-apekto pa yan sa performance natin. Oo nga. Tsaka madami naman dyan lalaki, no? Taekwondohin mo para magsipag-sipag. Katap si Yolan. Let's go, girls! Pinapatawag na tayo ni Ate Marika. Number na doon natin. Smile! Hello? Alex. Oh, si Michael to. Nakapala ba kita? Ganun. Gusto sa natang ayahin bukas, kung pwede. Punta ka rito sa bahay ko. May pag-uusapan lang tayo. Okay ka lang? Sige. Bukas na lang. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Thanks. Galing sa amin na nagmamahal sa akin. Hindi ka sama sa akin. Gusto ka nila mamahal. Jopay, salamat nga pala sa ginawa mo kay Monique.
Ano yung ginawa ko na? Yun naman. Di ba, naghakot ka pa ng mga fans for her? Tapos may mga bulaklakat banner ka pang nalalaman. Uy, di ko idea yun, no? Ang idea ko lang ay mag-perform siya ngayong gabi. Tsaka maisip niya na parang mamiss na tayo tsaka ipagsasayaw. Pero yung mga fans, uusahan nila yun. Nagulat nga din ako. Talaga? Alam mo may tawag dyan? Ano? Divine intervention. Kasi siguro ayaw tayong magkahiwa-hiwalay ni Lord. Sa tingin ko. Alex, Rika, tuloy ka. Hi. Hi. Puka dun, oh. Nakakagulat ka naman. Bakit ba biglang-bigla mo akong pinapunta dito? Ano kasi, meron sana tayong pag-uusapan. Ano yun? Tungkol sa ating dalawa. Anong tungkol sa ating dalawa? Oh. Hi, Pierre. Okay lang ako. Ikaw, kumusta ka na? Talaga? Bakit? Kung talagang kailangan ka dyan eh, huwag mo na lang muna akong intindihin. Okay lang ako. Sige, ingat ka ha. Love you too. Sige, bye. Ano nang sabi ni Pierre? Hindi daw muna siya mga kababa ng Maynila eh. Okay lang yon. At least may boyfriend ka at mahal ka. Di tulad ko. Yung gusto ko, naudlot pa. Ako, tama na nga yun at baka magkaiyakan pa tayo. Lika na. Joel. Boy, Rochelle. Si Jopay, kaibigan ko. Why? Si Joel, kaibigan ni Mike. Hello. Oh, ba't di mo kasama ang best friend mo? Michael? May panglakad eh. Kasama na naman niya ang girlfriend niya. Girlfriend? Oo, si Alex. Si Alex? Kaibigan lang yun. Di pa naman sila mag-girlfriend ah. Bakit ang sabi sa akin eh? Sabi lang ni Michael yun. Dahil napasubo lang siya sa'yo. Pero ang totoo, siya lang talagang mahal ng kaibigan. Sino? Eh, di si Rochelle. Ako? Hindi totoong girlfriend ni Michael si Alex? Kaibigan lang ang dalawa. I should know. Tsaka makinig ka sa sasabihin ko ah. Isa lang talaga ang mahal ni Michael. Ikaw yun. Sige ah, I have to go. Sige, ingat. Narinig mo yung sinabi ni Joel? Oo, dinig na dinig ko, no? Hindi girlfriend ni Michael si Alex. Mahal niya ako. Ibig sabihin. Oo, yun na yun, no? Pagkakataon mo na uli. Ang bait-bait talaga ng langit, no? Akalain mong binigyan ka pa ng second chance. Oh, palalagpasin mo ba to? Siyempre, hindi na. O, sige na. Una na ako. Kakausapin ko na si Michael. Una na ako. Oy, teka! Hino mo yung babaeng yun. Pag na-inlove nga naman, no? Mag-grocery pa tayo! O, ba't hindi ka na makaimik dyan? Ano ba pumasok sa isip ko? Bigla mo kong niyayang kausapin ng masinsinan. Seryoso ba dun sa sinabi mo sa akin dati? Alin dun? Ano ito ang dami nag-chess tayo? Ano ba may sinabi ka sa akin? Ano nga yun? Ba't diba hindi mo masabi dyan? Ano masabi mo sa akin? Sinabi ko ba yun?
sa pagkakatanda ko kasi ang sinabi ko, mahal kita. So, how about that? Kung mahal mo ako, edi tayo na. Tayo na? Seryoso ka ba dyan? Ay naku, Michael, huwag mo kong binibiro ng ganyan. Pumapadol talaga ako. Ayaw mo yata eh. Ito naman. Ano ka ba? Napapakipot lang ng konti. Ito masyado ka matampuin. So, ibig sabihin yan, kung ano ang reason ko from now on. But every time I ask you why, I'm so happy. Never it's friendly, no. You don't ever know. Kaya yun, matapos na lamang walang nobya ang Michael, kagad naman sumugod ang Lola Rochelle niyo para kusapin ito. To finally reveal her love. Diba? Yes. Napaka-romantic. Yeah. Nakakaingit naman. Buti pa si Rochelle, magkaka-boyfriend na ulit. Tamang-tama pa ka mo, malapit na ang Valentine's Day. Oo nga. So kaya tayo pupulutin sa Valentine's Day? Pare-pareho tayong serum love life. Eh di, gawan natin ng paraan. Isip tayo kung paano tayo makakahabol sa Valentine's Day. Oh, no. Eh, ikaw, Jopay, kayo ni Pierre. Anong balak niya sa Valentine's Day? Wala. Bakit wala? Hindi pa raw kasi siya makakababa ng Maynila eh. Marami pa raw siya gagawin sa Baguio. Ay, dapat nga malungkot ka. Shell, ano ginagawa mo rito? Bukas kasi yung pinto, kaya pumasok na ako. Anong meron? Nakita kasi kami kanina ni Joel sa park. Sinabi niya na sa akin ang tungkol sa'yo. Sa inyo ni Alex. Tay, anong tungkol sa amin ni Alex? Huwag ka nang magkaila, Michael. Alam ko na ang kwento tungkol sa inyong dalawa. Na kayo ay... Hi, Shell! What a pleasant surprise! Tamang-tama ang dating mo kasi may babalita kami sa'yo ni Michael eh. Anong ibabalita? Come on, love! Bakit hindi mo pa sabihin kay Rosan yung good news about us? Anong good news? Kami na ni Alex eh. Ano ulit? Kami na! As in, sinagot ko na siya. Sinagot? Eh, hindi naman ito niligawan ah. Hindi mo ko sasagutin. Ganon? Ah. Sama na ugali mo, no? Bakit? Tawa mo naman ako sa paspasan eh. Ah, ganon! Ay, ito tama naman eh. Ewan, ayoko. Sige na, tama na, tama na. Nakakaya kay Rochelle, oh. No, it's okay. Naintindihan ko. In fact, masaya nga ako para sa inyong dalawa eh. Bagay na bagay talaga kami, di ba? Hindi. Bagay na bagay nga kayo. Sige, una na ako. Rochelle, di ba may sasabihin ka sa akin? Ano yung sasabihin mo? Sabihin ko sana sa iyo na maaga pa tayo bukas para sa jogging. Alam mo na. Jogging? Uy, sama ako dyan! Ha?
Hoy! Ano ka ba? Kanina pa yan ah. Hindi ko kasi makontak si Per eh. Ano kayo nangyari dun? Eh baka naman out of coverage area lang. Hindi eh. Nagre-ring naman eh. Hmm, si Pierre pa. Maghintay-hintay ka lang at tatawagan ka rin nun. Hindi, sige. Huwag niyo na talaga akong hatid. Okay na. Sigurado ka. Kung gusto mo, isasakay ka na namin ng taxi. Ha? Oo nga, Rochelle. Ano ka ba? Nag-iisa ka lang dito. At least kami ni Michael magkasama. Hindi, okay lang talaga ako. Madali lang naman dyan sa makay ng taxi. Kaya ko na. Sigurado ka? Sige na nga, tara na, Michael. Right. Marami pa tayong dapat pag-usapan, remember? Bye. Sa inyong dalawa. Ingata. Ay nako, hindi ko talaga siya makontak, Shane eh. Ano na kaya nangyari dun? Alam mo ba kung anong address niya sa Baguio? Oo naman. Sige nga, bigay mo sa akin. Bakit? Susulatan mo si Pierre? Hindi, pupuntahan ko siya. Ha? Kung hindi siya makakababa dito sa Maynila, ako na lang pupunta sa Baguio para makita lang siya. Ay naku, ewan ko ba doon? Bigla na lang naisipan na pumunta ng Baguio. Talaga? Akit ng Baguio si Jopay? Oo no, ayun nga sa itas eh, nag-iimpake na. Banggan lola mo, ginawang kubaw ang Baguio. Ganun talaga ang in love, no? Ang sabi nga ni Balagtas, ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, harangin mang nang siba. Susipaan pa rin ng tuloy! Meaning, kasalan na ito! Nakakainggit naman! Parang nakikita ko na yung eksena nung dalawa. Si Jopay, tumatakbo papunta kay Pierre, tapos magkakatagpo sila at nagyayak pa! Parang eksena sa pelikula, di ba? Jopay! Kaya nga, abang maaga pa, kumilos na tayo. Kilos na ano? Karirin na natin yung paghahanap ng makakadate sa Valentine's Day. Paano? Paano nga? Paano nga? E di, hanap tayo sa labas. Wako, ano ba yan? Wala namang cute dito eh. Oo nga, alam mo, nagsasayang lang tayo ng oras. Tara na! Teka, sandali. Oo nga, saka parang may itinuturo dito. Oh, itinuturo ka, Jola! Ay, kanina pa ni Tisen. Magpapakilala na yan! Yes! Hi! Miss, kasi hindi ko alam mo paano ang sabihin sa ito eh. Ano yun? Ano nakita na ko? Oo, kasi may kapatid din akong babae. Ha? Kasi bukas yung zipper mo eh. Bakit pa na? May sasabihin daw sa kanya yung pala. Ay, ako! Sige na nga kayo dyan! Ito ba? Hindi pa! Oh! Bakit may dala kang bag? Saan ka pupunta? Sa Baguio. Ha? Bakit?
Wala lang. Namimiss ko na kasi si Pierre eh. Gusto ko na siyang makita. Eh baka talaga magmahal. Ikaw, kumusta na? Nakapag-usap na ba kayo ni Michael? Walang nangyari eh. Hindi ko rin nasabi kay Michael na nararamdaman ko. Eh bakit na naman? Kasi sila na ni Alex. And this time, totoo na talaga. Sila na. Eh, ano yung sinasabi ni Joel na... Wala, baka ginugood time lang ako ng lukulukong yun. Paano yan? Napurnado na naman yung pagmamahal mo kay Michael. Ba yun? Sumo. Sumo ka na lang kaya sa akin sa Baguio? Huwag na. Baka makaistorbo lang ako sa inyong dalawa. Sigurado ka? Okay ka lang ba dito? Oo naman. Tsaka mag-ingat ka sa biyahe mo, ha? Magabi na. Sige, ikaw lang na may naantay ko, eh. Paalis na rin ako. Oh, sige, ingat ka. Bye-bye. Good luck. Chuta mo na si Alex? Bihira naman, oh. Oh, bakit parang gulat na gulat ka? Kasi pare, nagkita kami kanina ni Rochelle sa park. At sinabi ko na rin sa kanya yung totoo. Nawala talaga kayo ni Alex. Oo nga, nabanggit nga niya sa akin kanina nagpunta siya rito eh. Tsaka alam na rin naman niya na girlfriend ko na si Alex eh. Wait a second. Ibig mo sabihin, pinuntahan ka rito ni Rochelle after naming mag-usap sa park? Oo. Bakit? Bakit yun namang ginawa yun? Ano yung ibig mo sabihin? Look pare, ha, isipin mo to. Bakit magpupunta rito si Rochelle pagkatapos niyang malaman na wala kayong relasyon ni Alex at mahal mo siya? Na kaya ka pinuntahan dito ni Rochelle para sabihin na may gusto na rin siya sa'yo at mahal ka na rin niya. Miss, bakit? Para sa'yo. Kailan na galing to? Doon sa mama ko. Ano ba yan?